Malagayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan natin ngayon si General Casimero at Jimuel Pacquiao. May bagong pahayag nga mga tol ang panganay na anak ng pambansang kamauna si Jimuel Pacquiao patungkol sa napapabalitang boxing match umano nila ni Boy Tapang sa Battle of YouTubers. Sa isang interview na ginawa ni Marvin Mabay TV ay nagbigay ng official statement si Jimuel. Dito ay tahasang itinanggi niya mga tol ang nasabing boxing event. Ayon kay Jimuel Pacquiao mga tol, hindi raw totoong may laban sila ni Boy Tapang at ito raw umano ay gawa-gawa lamang. Dagdag pa ni Jimuel ay nagulat umano siya sa biglaang pag-anunsyo ni Boy Tapang nang umano'y laban nilang dalawa. Ang ibig sabihin lamang po ni Jimuel mga tol ay wala naman talagang formal na pag-uusap na nangyari sa pagitan ng kampo niya at kampo ni Boy Tapang. Alam naman po natin mga tol na hindi may tuturing na opisyal na ang isang laban hanggat walang pirmahan ng kontratang nangyari. Sa kabila nito mga tol ay nagpaabot pa rin si Jimuel Pacquiao ng suporta sa kapwa niya Bisaya na YouTuber na si Boy Tapang. Dagdag pa niya ay may mas maganda umano silang planong naisip. Hindi naman ito idinetalye ni Jimuel Pacquiao mga tol. Posibleng maging boxing match ito at maaari din namang isang basketball match na lang. Ano pa man ang magiging kahinatnan ng kanilang pag-uusap ay siguradong exciting ang mangyayaring laban nila. At garantisado din talaga mga tol na tatangkilikin ito ng mga viewers. Kaya abangan na lang natin ang magiging development sa bakbakang Jimuel Pacquiao versus Boy Tapang. Sa ibang balita naman mga tol, muling ang kinalampag ng angas ng Pinas ang natutulog na monster ng Japan. Sa latest vlog nga ni Casimero sa kanyang channel ay muli na naman itong binanatan si Naoya Inoue. Direktang ang sinagot ni Quadro Alas ang mga patutsada ni Inoue sa isang interview na kung sakali man umanong maglaban sila ni Casimero ay hindi umano siya tatakbo gaya ng ginawa ni Rigondeaux. Ayon nga kay Quadro Alas mga tol, puro daldal lang umano si Inoue at wala naman umanong ginagawang kontrata. Nag-react din si Casimero mga tol, hingil sa balitang galit na umano ang monster ng Japan sa kanya. Sagot ni Quadro Alas, huwag kang mag-alala, nandito lang ako, naghihintay sayo. Gusto ko pumirma ka ng kontrata para maglaban na tayo. Tirada pa ni Quadro Alas mga tol, magaling ka lang kasi wala namang lakas yung mga kinalaban mo eh. Pag ako kinalaban mo, tingnan natin kung hindi ka mapapatras. Patunay lamang ito mga tol kung gaano talaga katapang si Casimero. Hindi siya ang karaniwang boksingerong Pinoy na magsasabi lang na I will do my best in the ring. Kasi kapag nagsalita si Casimero mga tol, talagang malaki ang kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Dahil meron naman talaga siyang ipagmamalaki mga tol. Hindi naman ito nakapagtataka mga tol, dahil kilala naman talagang magiting na mananakop si Casimero. Sa katunayan, halos lahat ng mga kalaban niya ay dinadayo pa niya para lang bigyan ng mahimbing na tulog. Kaya naman, bagay na bagay talaga sa kanya ang tawaging angas ng Pinas. Kayo mga tol, ano ang masasabi niyo sa balitang ito? Gagawa kaya ng kontrata ang kampo ni Inoue o pipiliin na lang nilang lumaban sa mas matandang sino nito Dunaire? I-comment nyo lamang po ang inyong mga opinion sa ibaba. Abangan na lang natin dito mga tol ang susunod na pangyayari sa mundo ng boxing. Maraming salamat po!